Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So welcome back to our 365 Daily Devotions. So today is August 24 and today is Saturday. So this is our 6th installment of our current series, which is Loving God is Hating Sin. So our topic for today is Live a Life of Holiness. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 2 verses 19 to 21. So in New International Version, Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple and you are going to raise it in 3 days?" But the temple that he had spoken of was his body. So in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So dito, binabanggit kasi diba na yung mga Hudyo, yung comprehension nila ng templo is the building itself. Pero si Jesus Christ, ang pinapertain niya as temple is his own body, yung katawan niya mismo. And kaya rin niya sinabi na bubuuin niya ulit ito or itatayo niya sa loob ng 3 araw. Dahil nga, di ba, kung matatandaan natin, he sacrificed his body for us. Di ba, siya yung tumanggap ng consequence para sa mga kasalanan natin, di ba? And within 3 days, nabuhay siyang muli. So, ayun yung sinasabi dito na 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ay muli ko itong itatayo. So, the temple is the body of Jesus Christ itself, not the building or yung kung ano mang tinutukoy dito ng mga Hudyo na itanayo nila ng sa loob ng 46 years. Para mas mapalawak pa, ito ang talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus hates what defiles the temple. So, ano ba yung meaning ng defile? So, ito yung parang tinatanggal natin yung purity ng isang bagay, di ba? Kaya ngayon, topic din natin ngayon is holiness, di ba? Yung pagiging pure natin sa Panginoon. So, kagaya ng sinasabi ni Jesus Christ that the temple is his body, di ba? Our bodies are also the temple. God. So, dapat iniingatan natin yung katawan natin kagaya ng laging sinasabi, and dapat yun nga, iniingatan natin and hindi natin ito pinapabayaan kasi this is the temple of God, diba? So, since Jesus Christ hates what defiles the temple, so dapat iniiwasan natin yung mga bagay na nakakapag-alis ng purity ng mga katawan natin, diba? Kasi this is the temple of God. And number 2, the temple points to the body of Christ. So, just as how it is stated sa verse, diba? Yung temple is yung body of Christ. The temple is not just any building. It is the body of Christ, diba? So, ngayon, na-educate na tayo regarding this. Kasi before, diba nga, yung mga Hudyo, kapag narinig nila yung salitang temple, ang iniisip nila is building, diba? But Jesus Christ answered na the temple is his body, diba? So, he is referring to his body as the temple. And number 3, the church is united to the body of Christ. So, the church, itong church is hindi rin siya building. So, church is yung pagsasama-sama ng mga taong nag-glorify sa Lord. So, the church is also part of the body of Christ and it is united to the body of Christ, which is the temple, diba? So, lahat ng tao nasa church, pati yan ng temple, diba? And we should be doing what glorifies the Lord only. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. Number 1, love God and hate sins. Number 2,
live a life of holiness. And number three, long for the presence of God. So for our discussion part, may now, after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how can loving God help us live a holy life. So ayun lamang po for our devotion for today, and I hope you may natutunan tayo. So may God bless us all.